Hi guys, welcome back to my channel. So, welcome, welcome, welcome. So today, kung makikita nyo naman sa title, etong look na ito is more on pa-sweetiness, pa-sweetness. Ang haba ng hair, syempre, bridal. So yes, etong gagawin natin today is more on bridal makeup tutorial. And since marami nagre-request sa inyo kung paano nga ba ma-achieve ang isang bridal makeup look. Sisimulan na natin. Ang gagamitin kong product is more on affordable and drugstore products. Makikita natin sa lahat ng mga malls na nagkalat dyan, etc., etc. So, okay, so hindi na ako kailangan magsalita ng maraming intro dito, no? Dahil nga, medyo nabibitterness ako kahit na ang hirap gawin. So, no further ado, umpisa na natin. And if you wanna learn kung paano ako makagawa ng bright makeup look, just keep on watching. Okay, so umpisa na natin sa ating primer. So syempre bago tayo mag-start ng makeup, kailangan muna tayo mag-moisturize at mag-exfoliate ng ating face labang. Syempre kailangan natin yung para kinabukasan pag, alam nyo na, pag nakita tayo ng groom, talagang hindi na kayo hihiwalayan. So for ating face primer, hindi ako gagamit ng cream, hindi ako gagamit ng oil, kundi etong water chuchu, ang OMG. Kung makikita nyo naman sa aking mga sunod-sunod na video, is ito yung lagi kong ginagamit pang facial mist sa aking face. And this is the OMG Energy Perk Me Up Facial Mist from Snowy. So, syempre, shake nyo lang siya dyan. Para siyang Avian Chervanes Eclabum din. And after nyo siya ma-spray, tap nyo lang siya sa face niyo ganyan para ma-absorb ng ating skin. So, syempre, yung mga pores niyo more on medyo naka-active pa sila, no? So, dapat more on tap. So, syempre, ngayon, pupunta na tayo sa ating foundation dahil tapos tayo maglagay ng base, yung kanina ang ginamit ko, and I'm super refreshing right now. Foundation naman tayo. So, ang kukunin kong foundation is yung medyo long-wearing at hindi masyado nakakapagpa-oiled up sa ating face. Ang kukunin ko is itong Studio Photogenic HD ng NYX. Ang shade ko is yung natural beige or yung neutral beige. So, ito yung gagamitin ko na foundation. Tapos, ilalagay ko siya sa aking face. Ganyan lang mga men. Meron pala akong tanong sa inyo bago ko i-blend yung aking foundation. Sino na dito yung mga kinasal na mga viewers ko? Medyo nabibitter na naman ako. Ayoko na nito. So ayan, kung makikita nyo, makinis na at ma-flawless na yung ating canvas, which is yung dinamit natin, is yung NYX. Akala ko may foundation ako, reflection lang pala. Marap. So syempre ngayon, alam nyo na, mga bright, masyadong puyat na puyat yan, kasi nga syempre marami sila inaasikaso. At excited sila sa kanilang big day kinabukasan, so hindi sila kaagad nakakatulog kasi super excited nga sila, diba? So, ayun na nga. Kailangan natin kuberan yung mga malas, yung mga nangyari nung gabi at yung mga nakaraan. So, gagamit tayo ng concealer. I'm going to use this Detail Intense Cover Concealer. This is the High Coverage. Laway. This is the High Coverage Concealer. Ang shade nito is yung natural. Ayan, gagamit tayo ng natural lahat kasi pang naturalan nga lang ito. Lalagay nyo siya sa under eye area nyo. Okay. Then, i-blend nyo siya using your beauty sponge. Medyo marami akong nalagay. Tapos, be-blend yun ako siya. Siyempre, hindi nyo kakalimutang iset yung ating under eye area, T-zone, cupid's bow, and also the chin. Kukuha ako ng Tropicana, yung banana na luxury powder nila.
Then, iseset ko lang yung under eye area ko. Kasi iba yung gagamitin nating powder sa pagset ng buong mukha. So, kukuha lang kayo ng ganyan. Then, set nyo lang siya. Ngayon, iseset ko na yung aking buong mukha using this detail na loose powder. Ang shade niya is yung natural. Using my beauty blender ulit, then isasampal niyo lang siya sa face niyo. Like that. Kalimutan ko pala maglagay ng double eyelid tape kasi yung mata ko, kung makikita nyo ito, mas mapungay, ito hindi. So, dapat lalagyan ko siya para medyo gumanito siya. Ang gulo, di ba? So, bago muna yan, pupunta muna tayo sa ating kilay. So, again, kung makikita nyo kung messy yung aking face, okay lang yan mga beshi kasi kailangan muna natin siyang iset dyan para makuha yung mga oil at ligwak sa oil, ganun. So, magkikilay muna ako. Ang gagamitin ko, guys, is ito, super local brand siya. Pagmamayari siya ng isang parang online shop sa Facebook and also sa Instagram. So, ito yung gagamitin ko, yung Kams Cosmetics na Trio Brow Kit. Kasi meron na siyang brow pencil, then meron na siyang brow powder, at meron na siyang mascara. So, ang kukunin ko is yung number one, medyo light yung kilay Kenemper dito. So, okay na yon kasi, hello, sweet-sweetan din ang kulay. So, dapat medyo light-light lang. So, magkikilay na ako. Okay. So, umpisahan na natin ang ating pagkikilay. Ayan guys, kung makikita nyo, nakapaglagay na ako ng eyeliner sa aking kilay. Now, hindi ako gagamit ng powder kasi feeling ko okay na naman siya. Gagamitin ko na lang yung kanilang brow mascara din para hindi pumunta kung saan-saan yung ating... Parang galit-galit yung kilay ko today ha, pero... That's my brows. Ganun talaga siya. Makapal talaga siya. So, naging makapal siya lalo nung nilagay ko ng liner. Pero, syempre kayo, okay lang. Basta, magkilay kayo. So, ang gagawin ko today is, buburahin ko muna yung mga powder. Kasi magko-contour na ako ng face. Okay, so, ang pang-contour ko naman is tong from Snowy, yung kanilang For Sculpted Cheeks. Ayan. Yung kanyang kulay, more on parang brown, light brown siya. Then, magkocontour ako ng face. So, yun yung gagawin ko muna bago ako mag-start sa eyes. Kukuha lang ako ng aking Real Techniques na blush or contour brush. Then, sculpt ko lang yung very, very light. And maganda tong shade nito, guys. Kasi medyo, hindi siya ganun katapang at parang shadow lang talaga siya sa face niya. So, ilong naman tayo. Ang technique ko sa inyo guys, pag kayo ay magkocontrol ng ilong, gumanito kayo. Ganyan. Tapos, maglagay na kayo ng contour. Now, pupunta naman tayo sa ating eyes. So, ayan, nakapag-contour na ako ng aking face. Medyo minimal lang. So, sweet-sweetan lang. Hindi tayo pupunta ng drag queen. Hindi tayo pupunta ng O-bar. Hindi tayo pupunta ng nectar para makapag-party-party. Wedding po tayo. Okay, so now, ang ating eyeshadow today is drugstore product din. This is the Skin Potions Jet Setter Eyeshadow Palette. I love this palette kasi more on neutral and minimal lang yung mga nandito. So, bago muna yan, tatry kong maglagay ng
eyelid tape. Okay, ang first eyeshadow na kukunin natin is itong Sydney. So, ito yung magwa-warm lang ng crease natin. So, ilalagay ko lang siya sa aking crease area. Teka, i-zoom in natin ng konti para makita nyo. Ayan. Crease area lang muna, okay? Kung makikita nyo guys, naglagay pala ako ng double eyelid tape. Nilaban ko talaga siya. No? Ang tigas talaga ng ulo ko, pero okay lang yan. And, kung kayo ay... Kung maganda na rin naman yung crease area nyo, hindi nyo na kailangan maglagay ng double eyelid tape. So, ako na yan, naglagay ko siya. At kung tatanungin nyo kung saan ko siya nabili, nabili ko po siya sa Daiso. Yung unang bukas ng Daiso dito sa amin, nabili ko siya ng 99 pesos, 2 for 99 pesos. Tapos, ayan, crease area lang muna tayo. Beblend ko lang. Pero yung Sydney na shade, huwag niyong kakalimutan ilagay sa ating lower lid. Okay, next, syempre kukunin niyo tong dark na to, which is the Hampshire. Ewan ko, may bansa bang ganon, Hampshire. I don't know. Pero basta yun na yun. Tapos ilalagay nyo lang siya sa ating outer corner ng eyes. Ayan. Tapos kukuha kayo ng malinis na blending brush, then i-blend nyo lang sila together. Kailangan blend talaga. Walang harsh, walang lines, walang streak marks, na lang. Next shade, ang kukunin naman natin, itong isa pa na naman itong mahirap bigkasin, Bucharest or Bucharest. Ito, this shade right here. Then, ilalagay nyo lang siya ulit dun sa ating outer corner ng eye. So, ipapatong nyo lang siya ulit dun. Ito naman, medyo deep na kulay na siya, guys. Ipapatong nyo lang siya. Ilalagay din kayo ng konti dun sa crease area, ayan, sa ibabaw. Hanggang dyan lang kayo, then i-blend nyo lang. Using your clean na blending brush. Next one, syempre, it's time for our Shining Shimmering Splendid. Kukuha tayo ng meron kasi ditong magagandang kulay na talagang magpa-pop up talaga sa eyes nyo. Yung isa is yung Moscow at yung isa is yung London. Anong gusto nyo? Moscow, London. So I think I'll go for London. Ayan, London tayo today. Then ipapat nyo lang siya sa mismong inner part ng eyes. Okay, na ayan, nakapaglagay natin ang ating Shining Shimmering Splendid sa eyes. Para naman sa inner corner, I think kukunin ko yung Moscow. Yung medyo pearly white shell chilling cheek. Ilalagay nyo lang siya sa inner corner ng eyes. Para naman sa ating eyeliner, hindi tayo mag-eyeliner on fleek dito. Kailangan naturalan lang ang labanan. So, gagamitin ko tong detail na liquid liner in matte. Bet ko to kasi matte siya. Yes, yun lang. So, isi-shake ko siya bago tayo mag-apply ng eyeliner. So, para naman sa ating waterline, gagamit tayo ng white na eyeliner. Gagamitin ko yung aking NYX na Jumbo Pencil in Milk. Then, maglalagay lang ako sa aking waterline.
So, dito sa aking waterline, dito sa ilalim, maglalagay ako ng medyo dark na kulay. So, ang kukunin kong shade is etong Bombay. Maglalagay lang ako doon. So, tayo ay magkakaroon na ng ating fullet mata. So, ayan. Tapos, ang gagamitin ko palang mascara today is yung aking bagong paboritong Fashion 21 na Double Up Mascara from Fashion 21. So, magkakapit lang ako ng lashes off camera para hindi naman tayo medyo mahaba-haba na dito. So, ang gagamitin kong lashes is yung aking paborito. Kung makikita nyo guys, gamit ko siya sa mga nakaraang video ko. This one is from King Kobe Cosmetics. Yung kanilang lashes na ang shade right now, name is yung Maria. Kasi more on neutral lang siya, mga besi. So, kung makikita nyo, kanya lang siya. Parang wispy-wispy lang ang ganapan. So, maglalagay lang ako ng lashes off camera, then I will be right back to you guys para sa iba pang magaganap sa aking face. Okay guys, so ayan, nakapaglagay na ako ng falsies, napupunta naman tayo sa ating blush on. Ever Belena na blush duo in Rosy Chic. So ito yung kukunin kong shade. Medyo minimal lang yung kulay nito, so smile. Then, apply mo lang siya sa inyong cheeks. For our highlighter, I'm going to use the Skin Potions Glow Bomb Highlighter. So, ito yung kukunin kong shade. Nasa baba. Then, i-apply nyo lang siya dyan. Para medyo light lang. Ang gano'n. For my lipstick today, ang gagamitin natin is itong Lip Define Matte Matic Lipstick ng EB Advance in the shade Neutral Mocha. I'm gonna mix it with Raw Burgundy. Wait, zoom out natin ng konti. Wait. Wow! Yan guys, tapos na tayo sa ating bridal makeup tutorial. Ayan, nag-improvise lang ako. Ito, anong tawag dito? Cortina siya or tablecloth. Hindi ko alam, pero I think tablecloth to. Tapos ito, cortina lang siya na parang pahaba. Then, tinali ko lang na ganyan. Para mema lang, di ba? Mema isuot lang tayo ngayon. Kasi ito, syempre fake flowers, alam naman, diba? Alam niyo na yon. So, ayun lang, maraming salamat sa inyong panonood and sana nakatulong ako sa inyo kung paano kayo mag-transform or maging makeup niyo siya sa inyong mga wedding. And I know wedding is a big part of your life kasi diba nga, talagang yun yung pinaka araw na pinakahihintay nating lahat. Pero ako, I'm so bitter, wala akong ganun eh. So anyways, maraming salamat sa panonood. I love you guys so much. Thank you so much for watching. And sana nag-enjoy kayo. And don't forget to subscribe to my channel. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, huwag niyo kalimutan i-follow sa Instagram and also on Facebook at All Sandy Proud. And yun lang, lahat ng mga ginamit kong products is nasa description box down below. Doon nyo sila makikita. And yes, I will talk to you guys soon. Thank you.